Isang mapagpalang araw po ng mga kapatid ko kay Kristo. Ito po ang inyong abangkod, Brother Romel A. Palma, ng katotohanan ng ating pag-usapan. At ngayon mga kapatid, meron akong nadiskubre at meron akong nakita dito at isinend po ito ng isa nating napakagaling magsusuri, no? Siya po ay walang iba kundi si Factbusters PH o si Kaburnok. Marami na po siyang naisiwalat na katotohanan at marami pa po siyang isisiwalat na katotohanan. At ngayon mga kapatid, tutunghayan po natin at atin naman pong pakikinggan. Ito po mga kapatid ha, importante po ito. Huwag po kayong mag-i-skip, no, sa kanya pong video ito sapagkat masisiwalat dito ang kamalian, ang pagkukunwari at ang nakikita nating pagkakamali ng kaibayo natin sa pananampalataya. Tuligsa sila ng tuligsa sa ating simbahan, pero sila naman itong mabubuking at mabubuko ni Kaburnok o ni Factbusters PH. Yan po mga kapatid ha, huwag po kayong mag-skip and do not forget also to click subscribe sa mga bago pa lamang po channel na ito and also sa Factbusters PH and huwag nyo pong kakalimutan also to leave comment po, no? At mag-like na rin kayo sa video ito. Chong ng Juan 4:1, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Klarong-klaro mga kababayan, kailangan talagang alamin kung ang kanilang sinasabi ay talagang mula sa Diyos mga kababayan. At isa na nga sa mga ating susuriin, itong Facebook page na Original Baptist Faith Defenders na as of recording may mahigit 2,300 likes at 2,900 followers mga kapatid. Kasi meron silang post noong January 15, 2023. Ganito po ang naso. Paano giniba ng OBFD o Original Baptist Faith Defenders ang deception ng Roman Catholic Church sa argumento nilang book references na sila daw ay tinatag ni Jesus Christ? Na nito, panoorin at ihayang natin mga ka-OPFD. Aba, grabe naman yan ha. At ang post na ito ay may 32 reactions, 15 comments at 230 views as of recording mga kababayan. So, dito sa ating video na kalakip nitong post na ito ay may nagsasalita. Eh sino ba yung nagsasalita? Eh di, yung finiture na natin dati, yung pastorotot ng Original Baptist Faith Defenders na si James Mac Orenciada. Eh alam ninyo, may isang Katoliko kasi ang nag-comment kay James Mac Orenciada tungkol sa nagtatag ng Iglesia Katolika. Eto, panoorin ninyo yung comment ng Katoliko nating kapatid. Isang Roman Katoliko na nangangalang Eric MacLean na nagkomento sa Lingwaheng Bisaya na ang sabi niya, bisigunsaw ninyo mga sulpot ralagi mo, peke mo, tinukudra mong tao, bula ang propeta Mateo 24. Nang ibig sabi nito sa Tagalog ay kahit ano pa daw ang gagawin ninyo na mga baptis, mga sulpot lang kayo at mga peke. Itatag lang kayo ng tao na bula ang propeta Mateo 24. Katapos noon, agad-agad siyang nagbigay ng mga pictures sa comment section na mga referensya na nagpapatuloy na sila daw ay itinatag ng Panginoong Jesucristo. Ipinadala niya ang referensya na mula sa The Philippines, a unique nation, na kung saan ay nagpapatunay daw na sila daw ay itinatag ng Panginoong Jesucristo. Pinadala din niya ang referensya na mula sa Concise Edition Encyclopedia na nagsasabi daw na sila daw ay itinatag ng Panginoong Jesucristo. Pinadala din niya ang referensya na mula sa The New Webster's Dictionary na kung saan sila daw ay ang Original Christian Church. Pinadala din niya ang referensya na mula sa International Encyclopedia na kung saan sila daw ay tinatag ni Kristo bilang kanilang founder. Pinadala din niya ang referensya na mula sa Compton's Encyclopedia na sila daw ay membro ng pinakaunang Christianity. Pinadala din niya ang referensya na mula sa Grolier Encyclopedia of Knowledge na sila daw ay tinatag ni Kristo. Binigay din niya ang referensya na mula sa World History na kung saan sila daw ay nag-exist na sa panahon ng mga apostol bilang Catholic Church. Binigay din niya ang referensya na mula sa The New Book of Knowledge na kung saan sila daw ay tinatag ni Kristo. Ang sabi niya, gibain mo yan. Sa dami ba naman ng mga aklat referensya na ito ay napaka-imposible daw na ang Roman Catholic Church ay hindi paniwalaan na tinatag ni Kristo. Ayan, so napanood ninyo yung comment niya, no? At grabe yung banat nung Katoliko nating kapatid, ano? Ito, babasahin ko na lang yung comment ni Eric MacLean, ano? Bisag unsaon ninyo mga sulpot ralagi mo, peke mo,
tinukod ramog og tawo mula ang propeta Mateo 24. Ay, grabe. Grabe naman yung banat ni Eric MacLean na ito. O, tapos, tinadtad niya ng mga referensya. Yan, nakikita niyo sa screen, ano? Tadtad at bugbog sarado yung Baptist apologist na si James Orenciada na ito. Eh, bakit ayaw niyang maniwala sa mga referensyang nilatag ng mga Katoliko sa kanya? Eh, kasi meron siyang pinaniniwalaan. Eto, panoorin ninyo yung kanyang gusto. Well, kung referensya lang pag-uusapan, wala po bang pwedeng gamitin ng mga Roman Catholic para patunayan ang kanilang Roman Catholic Church na tinatag daw ni Kristo na hindi sa pamamagitan ng mga modern books na published ng mga modern publishing companies na hindi sila ang naghala para mabayaran na maging aklat referensya nila? O di kaya ay magawa sa pamamagitan ng mga modern articles na yung hindi naman galing sa kanilang patotoo? Wala po ba? Kasi kung wala, mas lamang pa rin ang mga Baptist sapagkat ang mga Baptist ay mayroong books na hindi silang gumawa, hindi rin silang nagpublish para maging aklat referensya nila, ni nang galing sa kanila ang patotoo o bayad ng mga modern publishing companies. Katulad na lamang neto, katulad na lamang ng aklat na ito, na hindi nang galing sa Baptist ang article, hindi rin nang galing sa Baptist ang edition, hindi rin nang galing sa Baptist ang patotoo, at hindi rin binayaran ng Baptist sa alinmang publishing company para maging aklat referensya nila, at lalong hindi modern source or reference. Nang pamagat ay The Testimony of Alexander Campbell as to the History of Baptist Churches na nailabas noong 17th century. Ganito ang ating mababasa sa aklat na ito. The First Church, 1st century Anno Domini 33, were read in a well-attested history of a large Baptist church which was formed and exhibited as a grand model by the immediate agency of the Holy Spirit. On the day of Pentecost, 3,000 souls were illumined, led to repentance, converted, baptized, and added to the church. The history of this church and of many others like it is clearly and forcibly written by an excellent writer styled Luke the Physician. This Luke is the oldest ecclesiastical writer in the world. He writes a history of the Christian church for little better than 30 years. They that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers, praising God, and the Lord added daily to them such as should be saved, or such as were saved. The members then of the first Christian church ever planted on earth gladly received the word before they were baptized, and upon the same day of their baptism were added to the church, and thenceforward continued into above practices. It is then incontrovertibly evident that the first Christian church planted on earth was, in respect of baptism as now distinguished, a Baptist church, or a church composed of baptized believers. It is true it is not called by Luke a Baptist church, for all the churches were imitators of this first church, and to have called it a Baptist church would have implied that there were a pedo-Baptist church too, which was a thing unknown the apostolic age, as all ancient historians declare. Kaya malino na ang patotoo na ito ay hindi nanggaling sa mga modern articles, modern books, at mga modern publishing companies, kundi malino na malinaw na nanggaling sa mga ancient historians, sa mga tweet. Ang Baptist Church ay hindi pinapatunayan ng mga modernong mga pamamaraan at mga modernong binabayaran, kundi pinapatunayan ito hindi lamang sa Biblia na batayang mga turo, kundi maging sa mga sinaunang mga kasaysayan. Aba, grabe ah! Sige, tingnan natin. Oh, sabi kasi niya, may isang nagpapatotoo daw na ang Baptist ay itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, yung Baptist Church. Yung binatayan niya, itong tract na The Testimony of Alexander Campbell as to the History of Baptist Churches ni Alexander Campbell. Ayan, no, nakikita niyo sa screen. Diyan siya nagbatay. Ayan, nakikita niyo. Ayon sa kanya, may nagpapatotoo daw talaga. Kaya yan ang pinaniniwalaan niya. At saka lumang tract daw ito. O sige, tignan natin. Okay, so ito yung tract, A Testimony of Alexander Campbell as to the History of Baptist Churches. Ito po isinulat ni Alexander Campbell. Si Alexander Campbell po yung founder ng iglesia na Campbellite Church, na mas kilala na natin mga kapatid na Disciples of Christ
na iglesia. Yan po yung iglesia kanyang itinayo. So, iisipin mo talaga na yung founder ng Disciples of Christ, sasabihin na ang Baptist, yung itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Talaga, ganun ba yun? Suri natin. Okay, tingnan natin yung track. Sige, kasi sabi niya, hindi daw galing sa Baptist ang article na ito. Talaga? Ulitin nga natin yung kanyang sinabi para baka mamiscote na naman tayo dito. Katulad na lamang ng aklat na ito, na hindi nanggaling sa Baptist ang article, hindi nanggaling sa Baptist ang article, hindi nanggaling sa Baptist ang article, hindi... Oh, yan ah! Sinabi mo yan ah! Lagot ka ngayon. Tingnan natin. Sige nga, totoo ba ang kanyang sinasabi na hindi galing sa Baptist yung article na ito? Tignan natin, suriin. Ito kasi, deception yung ginagawa niya. Bakit? Ito, pakinggan ninyong mabuti ito at panoorin ha. Okay. Babasahin natin yung editor's note ng track na ito. Ito ay papakita ko po sa inyo yung editor's note at isasalin ko po sa Tagalog. Ganito po ang ating mababasa. Tala ng editor. Ang artikulong ito ni Ginoong Alexander Campbell, ang pasimuno ng Campbellism at nagtatag ng Campbellite Church, ay kinuha mula sa aklat na may pamagat na Campbell-Walker Debate. Ang debating ito ay ginarap noong 1820, ilang taon bago tuluyang umalis si Ginoong Campbell mula sa ating pananampalataya. Kinalulungkot natin na si Ginoong Campbell sa gayon ay umalis sa ating pananampalataya. Ngunit kami ay masaya na iniwan niya ang nakalimbag na patotoo na ito tungkol sa kasaysayan ng mga Baptist. Napakaliwanag talaga, mas maliwanag pa nga sa sikat ng araw na galing ito sa isang dating Baptist member na si Alexander Campbell yung article na ito. Ibig sabihin pala, ito po'y isinulat ni Alexander Campbell nung siya'y isang Baptist member. Di Baptist article nga, sinungaling talaga itong si James Orenciada. Huling-huli ka! Deception yan, boy! Nakakahiya! Ibig sabihin, isinulat pala niya ito bago pa siya umalis sa Baptist Church. At may patunay tayo dyan, mga kababayan, ano? May mga referensya nagsasabi na si Alexander Campbell, bago niya itinayo ang Disciples of Christ, ay naging Baptist siya, mga kapatid. Nako ha, huling-huli ka. Nako, palpak. Sorensyada, huling-huli ka. Grabe. Kaya sa sinasabi mong ito ha, bistado ka kay Caborno. Kaya, busted yan. Palpak. Nako, palpak talaga. Nakakahiya. Kaya, ang masasabi ko sa'yo, mula pa noong in-expose ka namin, wala ka talagang napatunayan sa amin. Talagang palpak at sinungaling ka. Kaya dapat patuloy nating suriin at alamin kung nagmula ba sa Diyos ang kanyang sinasabi o pawang kasinungalingan lang. Dahil marami talagang kumakalat ng mga kasinungalingan at mga sinungaling sa mundong ito. Ayon sa Biblia, mga kapatid. Anong masasabi ninyo sa kapalpakang ito ni James Orenciada? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi, check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod episode, ako po si Caborno at ito ang Factbusters!